sa magandang araw po sa lahat po ng mga naglalaro ng Pokemon Go. Kasama po ang kasali po dyan ang katabi ko. Eh baka makakita ako dito sa studio ng Pikachu. Oh, wow. Uy, mag-lure na kayo. Dito malamit sa amin, mag-lure na kayo. Meron dyan daw sa may CCP. Ako? Ay, oo, kasi City. Ang alam ko, gym. Gym yan sa CCP. Tapos dito sa Star City, marami. Oo nga. Oo. Sa mga gustong kung ano, ha, manghuhuli ng mga Pikachu. Oo. Magandang araw po, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at buong mundo saan man pa kayo nahaabot ng broadcast na ito sa magitan ng radyo, TV, internet, Facebook. Ay, naku, magandang araw po. Kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Santinor Jr. At ako po si Vian Dacles. Ito po ang Legal Mind. Sino po ang ating mga kausap ngayon? Ayan na, oh, ito na. Hindi ko na patatagalin. Intro mo muna. Dahil marami nga. Oh, sige, pagbibigyan kita. Manghuli ka muna. Ito na yung mga naghihintay dyan na gustong maliwanagan tungkol sa mga legalities dito sa ating bansa. Ang ating mga kasama ngayon, walayan ba yung topic na naman natin? Handa, iba na to. Ayoko nga, no? Walayan na. Walayan. Medyo ibang klase naman to. Sige, pagbigyan natin. Patay na, patay. Patay na. Sinabi na ko, attorney. Ito na, kasama natin si Attorney Foggy, Attorney Mark Tolentino. Hello. Good day. Good day. Si Pokemon, good day din. Si Pikachu. Naku, attorney, meron na rin ba kayo account? Hindi ko alam yan. Hindi ka naglalaro? Naku, kailangan niyo matutunan yan. Huwag kasi nakaka-addict. Oo, sa bagay. Ako nga kasi kanina. Baka hindi napansin ng mga kliyente. Oo, ako nga kanina. Sayang yung oras eh. Sa bagay. Di pag wala lang magawa, pampamatay ng oras. Oo. Kasi parang nag-aaway na yata yung Pokemon Go at saka Facebook eh. Ay, talaga ba? Kasi dati ang tambayan. Masyado. Exciting siya kasi. Correct. Maraming, kailangan lalakad-lakad ka sa area. Maganda lang dito kasi na-exercise ka. Kasi kailangan mo talagang maglakad para mabuhay. Alam mo, na ano ko lang ha, na napansin ko, lahat ng mga nagja-jogging sa umaga, dumami. Oo, dahil dyan sa Pokemon Go na yan. Kasi attorney, meron dyan itlog na kailangan maglakad ng like 5 kilometers. Kailangan maglakad ng itlog? Hindi. Kailangan maglakad ng mga 5 kilometers para ma-hatch yung egg. That's another Pokemon. So parang ganun. Kaso pag na-hatch siya. Pag hinatch. Kaninong itlog yun? Siyempre yung sa ano. Anong pangalan sa kanya? Mga ganyan, Pokemon sa goers. Trainer. Sa trainer. Ayun. Oh. Oo, lagot ako kay Kuya. Alam na, alam na. Oo, sa trainer yan. Oo. So, pag si attorney... Trainer na rin siya. Trainer na rin siya. Oo, slash attorney. So, magkakaitlog na rin si attorney. Magkakaitlog si attorney. Pag-trainer na siya. Oo, mag-trainer na siya. Pagka-trainer na siya, may itlog na siya. Maglakad lang siya ng 5 kilometro. Mag-hatch yun. 5 kilometro ba? 5 kilometro talaga. Mag-hatch, tapos may... Na. Meron ka ng ano, meron ka ng aalaga ang Pokemon. Ah. Yan ang Pokemon. Yes. Talagang chick yung lalabas. Chick talaga. Chick. Iba siya, attorney. At ito po ang Legal Mind sa pinag-uusapan po natin ang Pokemon Go. Pag-uusapan natin. Pabalik po tayo bukas. Pag-uusapan natin ang legalities po ng Pokemon Go. Okay, ito na ating question. So tingin ko magkakaroon tayo ng lotong call dyan. Pero bago yung mga Pokemon na yan. Ito, ang ating topic for today. Ang ating hashtag, HQOTD. Ito na. May tiyahin po ako na pinoproblema ngayon ang asawa niya na pumanaw na. Hanggang ngayon po ay hindi maipaayos ang bibing ng kanyang asawa na mag-iisang linggong nang nakaburol dahil umiiksena ang pinakasalan din daw po ng aking tiyuhin. Sino po ba ang mas may karapatan sa tiyuhin ko? Gayong alam po naming lahat na ang legal na asawa ay ang aking tiya. Paano po ba ang dapat naming gawin? Oh. Okay. So may batas tayo diyan. Chick boy. May chick boy. Yung usapang chick talaga. Chick boy na namatay. Chick boy na namatay. Yan. Sino ang may karapatan na maglibing? Mm-hmm. May sa batas yun eh. Mm-hmm. Okay? May order of preference yan kung sino yung may karapatan mag-depend. Una, legal wife. Mm-hmm. So you have to know sino yung legal wife doon. Yung tita ba niya o yung nagpakilalang asawa din. Mm-hmm. So, ang sabi ng batas, sino yung unang pinakasalan? Siya yung legal wife. Okay? Unang pinakasalan. Kasi yung second wife na hindi pa annulled yung first wife,
bigam mo merits 'yon. So granting na yung asawa, yung tiyahin niya, yung kasal nila hindi annulled. It means valid and subsisting yung first marriage. Yung second marriage, maging bigamous yun. Pag bigamous marriage yun, void yun. Pag void, yung asawang pangalawa, hindi si asawa. Ang tawag sa kanya, pwedeng tawaging kabit, mistress, parang ganon. Kasi hindi naman siya asawa. Kasi when say asawa, pinakasalan na legal. Kasi palagi natin, kasi yun sa culture natin, pag nagsama na ng dalawang araw, 3 days, 4 days, asawa na. Oh, well, pag may say, asawa ko yan, it means pinakasalan mo yan. Kasi yung iba kasi, asawa ko yan, pero after we talk mga ilang minuto, hindi pala asawa, nag-live-in lang pala. Yung live-in, iba yon, hindi asawa yun. Ang tawag doon, common law partner or common law wife, hindi yan legal wife. So yung question, sino yung... Iba yung commonly known sa common law? Wala, hindi. Yung common law, it means a de facto. Okay. You say de facto or common law, that is an English term. Ang ibig sabihin doon, hindi sila kasal. Okay. Common law, it means they're living together as husband and wife without any marriage. Okay. So yun yan. Nag-live in. Mm-hmm. But sa ating yung mga bagong generation ngayon, asawa ko yan. Hindi pala asawa, live-in lang pala ng dalawang linggo, tatlong linggo. Ayaw. Asawa na. When say asawa, may kasal talaga nangyari. Okay. So dito, sino yung may karapatan? Yung unang, yung pinakasalan. Okay. Ang problema nito, yung nagpakilala pinakasalan din. Ang tanong dito, sino nauna? Yung si tiyahin ba o yung nagpakilalang kabit? Asawa o kabit o ano bang tawag doon? Okay, siya yung may first hindi right. Hindi mo papakilalang kabit yun. Sabi nga pala niya, asawa ko nauna. Okay. Basta may order of preference. Una, legal wife. Yes. Second, descendant. Yung say descendant, anak, apo, gano'n. Mm-hmm. But, for example, marami. Sino yung pinaka nearest? So anong mas nearest? Apo o anak? Anak ang mas nearest. Okay. For example, lima yung anak. Oldest ang preferred. Panganay. Oldest, okay. Yan sa descendant. So first is legal wife. Second, descendant. Third is ascendant. You say ascendant, lolo, lolo sa tuhod, ano, sa lolo pataas. Mm. Okay. For example, buhay yung dalawang lolo. Mm. Father side, buhay. Mother side, buhay. Sino yung preferred? The father side shall be preferred. Father side. Okay. Yung sabi ng batas, paternal. Because of the surname siguro. Yes. Pero ganon. Assuming na wala na yung legal wife, walang descendant, walang ascendant, but may mga anak. The eldest shall be preferred sa mga anak. Or sa brothers and sisters. For example, mga kapatid. Buhay lahat ng kapatid. Ang eldest shall be preferred. So yun yan. Ang eldest. So eldest. May order of preference kung sino yung may karapatan sa bangkay. Mm-hmm. Okay, may karapatan na maglibing. Mm-hmm. Okay. So parang ngayon, yung issue ngayon about yun ni Marcos, di ba? Saka merong si Congressman Iggy Arroyo. The case of Congressman Iggy Arroyo. Yun yan. Yung common law wife, kasi hindi naman yung legal wife, yun ang nag-alagahan hanggang namatay. Yung totoong asawa, naghabol. Gusto siya yung maglibing. Okay? Hindi naman yata sila nag-annul because in annulment kasi may epekto yun sa liquidation of properties. Mm-hmm. Yun so yata ang pinag-aawa. Yung mga mayayaman, mostly, hindi nagpa-file ang annulment yan. Bakit sila mag-file ang annulment? Ang epekto nun, liquidation of properties. Yes. Pag liquidation, mahati yan. Mahati ang properties. So, walang pakialaman. So, hindi sila nag-file ng annulment. Mostly, ha? So, yun yung naging issue nila. So, yun yan. So, yung issue na yan. So, it means, ang asawa or yung kinakasama. Kahit na yung kinakasama, siya yung nag-alaga nung nasakit hanggang namatay. The legal wife still shall be, yung bibigyan ng priority karapatan over the common law wife. Eh paano kung sa ibang bansa pinakasalan legally wife niya rin 'yun. Mm-hmm. Tapos yung dito legal din yung wife 'yun kasi 'di ba minsan napag-usapan natin attorney 'di ba pagka naghiwalay ka doon hindi ka ibig sabihin na hiwalay ka dito. Yan. So paano 'yun attorney? Sabi ng batas, under that is the law, ang tawag doon sa batas, private international law. Private international law or conflict of law doctrine ang tawag doon sa batas. Okay.
Sabi ng batas, when it comes to family relation, yung pagiging nanay, pagiging tatay, pagiging asawa, yung status mo, shall be governed by your lex nationali. Ano bang ibig sabihin ng lex nationali? Ang ibig sabihin doon, your national law shall govern. It means, nagpakasal ka dito sa Pilipinas kasi Pilipino ka, pupunta ka sa ibang bansa kasi OFW ka, nag-file ka ng divorce doon, pinakasalan mo yung ibang lalaki, okay, namatay ka, mayaman ka, sino yung may karapatan? Yung lalaking naiwan sa Pilipinas o yung lalaking doon sa ibang bansa. Okay. So, yun na sa Pilipinas. Because in the eye of Philippine law, you are a Filipino citizen. It means yung divorce mo, walang visa yan. Yung yung pinakasalan mong pangalawa, walang visa yan. And you are a Filipino, you are governed under Philippine law because under the principle of lex nationali. It means you are governed under your law of nationality. Yun yan. Okay. Hirap yung gano'n, ha? Kasi marami kasing issue, lalo na ngayon, yung parang, oo, yung mga panahon ngayon na minsan nagiging parang teleserye na yung ano nila na nagkakabit-kabit. Nagiging uso na yan because sa marami ng OFW. Yes, okay? So, yung mundo hindi lahat, ha? Okay. Hindi lahat, of course. Hindi lahat. Pero say, yung mundo natin ngayon, hindi compared before. Yes. Dati, yung UK, England, yung Singapore, yung Hong Kong, sobrang layo dati yun. Yes. Pag ngayon, mas malapit. Alam mo ba, mas cheaper pang pupunta ng Hong Kong kaysa pupunta ka ng Davao. Totoo yan. Sa plane? Sa plane, may mga promo-promo. Lalo na yung may mga packages. Mga ganun. So it means yung Hong Kong is not as far before. Before as ngayon. Because of that, kasi simple na pupunta ng Hong Kong, Singapore, Japan. Of course, we are Filipinos, we are very romantic. Okay? Kasi nag-away ka ng asawa mo, pupunta ka doon, may nakita kang iba, ganun. Natukso. Parang ganun. Grabe naman nag-away yung pupunta ng Hong Kong. Oo, kaya mo. May mga ganun. It's possible, especially... Magtalangan ko, pag nag-away kami, doon lang ako sa likod ba? Uy, nasa sulok lang. Tapos maya-maya magiging okay hindi na ako. Hindi ako na tapos, pinakasalan... Tapos nag-away silang asawa niya dito. Pupunta siya lang Hong Kong. Yan na naman. Pagkasal doon. Ayan. Pagkatapos, umuwi ng Pilipinas, nag-crash yung airplane. Patay, kambata ka. Tapos, nakita yung bangkay sa Pacific Ocean. Okay, nakuha yung bangkay. Problema pa. Hinanap pa ng dalawa, no? Okay, ang tanong, sino ang may karapatan maglibing sa bangkay na yun? Yung asawa sa Hong Kong? O asawa sa Pilipinas? O asawa sa Pilipinas. Okay. Asawa sa Pilipinas ang may karapatan because he is a Filipino. Okay, it means because Filipino siya, he is governed under Philippine law. And according to the Philippine law, dapat isa lang asawa mo. Pwede kang maging dalawa, paging tatlo, dapat annulled ka muna or at least you are a Muslim. Para pwede kang hanggang apat. But as long as you are not a Muslim brother, hindi ka pwedeng mag-asawa ng hanggang apat. Isa lang dapat. So yun yan. So it means kahit na asawa siya in accordance with the Hong Kong law, yung Hong Kong national doon, asawa niya yun, in accordance with Hong Kong law, hindi yan mag-avail dito. Kasi di ba sabi natin under international law, private international law, if you are married abroad, in accordance with the law abroad, in accordance with the procedure abroad, and legal there, legal, it means legal doon sa abroad, legal din dito sa Pilipinas. Provided that hindi yan bigamos. Provided na babae at saka lalaki. So kung dalawa kayong babae na pagkasal doon sa ibang bansa, kahit legal pa doon, hindi counted dito. So pwede, kung tutuusin pwede. Pwede ka magpakasal doon. Sa ibang bansa, pero here, no. But hindi yan makakaunt dito sa Pilipinas. Pwede maging legal doon yun, but hindi dito. But according to the principle ng lex nationali, you are governed under Philippine law. Okay. So it means, kahit na ni-recognize yun ng law of California, law of Japan, walang kwenta yan because you're a Filipino citizen. So, anong gusto mong mayari? Magpa-convert ka. Magpa-naturalize ka. Yes. Magpa-naturalize ka into a Japanese national or whatever. Okay. Or at least, you will now be governed under Japanese law, not anymore under Philippine law. Kung yan na rin lang ang gusto mo. Parang ganun. So, kung mas mahal mo yung asawa mo kaysa pagiging Pilipino, do it.
It's your right. Karapatan mo yan. Okay. Pero kung mas mahal mo yung pagiging Pilipino mo, pag-file ka ng annulment kung gusto mong magpakasal sa yung pangalawang-asawa mo. But, kahit anong gawin mo, walang same-sex marriage dito sa Pilipinas. So it means, walang ibang chance mo. Kung hindi, you have to be naturalized. Ito, attorney, baguhin lang natin ng konti yung ano yung situation. Paano kung yung anak, kasi di ba sabi niyo, attorney, descendant, kunwari kung wala na yung nanay, yung descendant yung magpapalibing. Yung eldest na anak. So, dun sa unang asawa, patay na yung nanay niya. Tapos, dun sa pangalawa, namatay din yung feeling nanay. Feeling ko guguluhin mo yung sitwasyon. So, parehong panganay. Paano yan? It means, ang sabi ni Bien, sabi ko na, guguluhin mo yung sitwasyon. Ang sabi ni Bien, may anak sa loob, may anak sa labas. Sino ang may karapatan na maglibing? Mas panganay pa yung anak sa labas. May ganun, ha? Lalo nang gumulo sitwasyon, ha? Okay, ang sabi ng batas, una, asawa, legal wife, second, descendant, nearest of kin. Nearest of kin. Walang sinabi na dapat legitimate ka or illegitimate ka. Ang sabi ng batas, nearest of kin. Nearest. Nearest and eldest. Okay. So pwede pag nearest, lahat ng anak, same level yun. Pag eldest. Pag eldest, walang sinabi na eldest of the legitimate or eldest of the illegitimate. Ano ibig sabihin, attorney, ibig sabihin, attorney, kung kunwaring October pinanganak yung isa, tapos yung isa August, mauna si August. So siya may karapatan. Yung question mo na yan, yun ang story about yung Chinese something, yung manopo. Yung manopo, nauna yung anak sa labas. Na maipanganak, oo. Tapos sa manopo, pag Chinese kasi, dapat ang magdala ng picture ng namatay, dapat yung eldest son. Ang problema, yung eldest son, anak sa labas. At saka yan yata yung bakla, ano? Ano? Sa story, parang bata, So, naging issue yan sa kanila. Naging issue. Sino bang dapat hawak sa picture? Picture ng tatay. Kasi pag namatay ka, Chinese ka, big deal yung hawak ng picture, then hindi ka pwedeng, pag sakay mo ng sasakyan, patalikod. Then ikaw, if you're the eldest son, ikaw dapat nauna sa bahay. Bago malibing yung tatay mo, nauna ka na sa bahay. Ay, ganun. O ganun. Then, sasakay ka ng, pag binigay na sa iyo yung picture, dapat maglakad ka patalikod. Papunta sa sasakyan. Yun yan. So, ang tanong... Baka matumba naman. O, ganun. Of course, may mag-guide. But that's why ang issue dito, sino yung dapat maghawak ng picture? Ang Chinese culture, wala nang sinabing illegitimate. Sinabi lang, eldest son. Eldest. So, yung eldest na anak sa labas, that's why naging issue yun sa mga anak sa loob. I see. Pero walang magawa yung anak sa loob kasi siya yung eldest son. Chinese. Ano po yung story? Oo nga, pero governed by the Philippine law. The Philippine law. Yes, ang tinanong ko, yung culture nila. Same din dito sa yung sinabi kong batas about sa civil code. Walang sinabing legitimate or illegitimate. Ang sinabi lang, descendant. Eldest. Ayun. Okay. Yan. Mukhang mas lalo pa natin pinagulong sitwasyon nito. Basta, kung sino yung unang pinakasalan, yun ang pupuntaan ng bangkay. Unang pinakasalan na legal. Legal wife. Pangalawa, descendant. Meaning ang anak, kung almost nandiyan lahat yung mga anak, maraming anak, eldest. Kahit legitimate or illegitimate. Pag wala yung anak, ascendant. Meaning, Lolo, ganon. Pag wala, kapatid. Pag kapatid, eldest din. So, maswerte ka pa pala kung ikaw ay unang pinakasalan, uuna kang inanakan. Ganun na nga. Kung hindi man maano sa'yo, peke yung kasal mo, nauna yung anak mo, sa'yo pa rin. Sa Chinese culture. But yung issue dito, yung maglibing. Maglibing. Kasi big deal sa kanila yung sinong maglibing. Lalo na pag mga official ng government, sino yung bibigyan ng sagisag, yung flag? Yung flag. Sa Chinese naman, picture. Ganun siya. That's purely symbolic but big deal sa mga sa kultura natin. Yan. Pero ito, develop na lang ng marami. Oo, diba, para lahat kayo meron picture. Yung picture? Yung isa mas malaki nga lang. Di yung malaki picture. Yung official picture. Ang tawag doon, official picture. Official picture. Official picture. Official picture. Hindi pwedeng i-duplicate yung official picture. Isa lang official. Si Xerox na lang.
Tapos, pero ano yun, attorney? Hawakan, patalikod, di ba? Patalikod pa. Oh, tingnan mo, binigyan ka na ng malaking picture. Gusto, patalikod ka pa. Yung ganun ba, attorney, regardless kung may agreement sila o ano? Regardless yan, kasi yun ang culture. Eh, kung paano kung nakalagay sa testamento? Oo, oh, gusto ko yung pangalawang asawa kayo. Gusto ko yung pangalawang asawa. Hindi, yun ang batas. Wala talaga. Pag walang nakalagay sa batas, actually, yung testament will prevail. Okay? Mm. The testament will prevail kung everything is equal. Mm. Kung wala nakalagay sa batas, the testament will be the one to be Okay. Tama. Okay, wala tayong masyadong oras. Attorney, saan ka namin pwedeng huntingin dito sa mga namamatay na mga ito? Kung may mga tanong pa kayo, pwede po kayo mag-visit po sa website natin sa www.facebook.com/Mark Tolentino Law. I repeat po, facebook.com/Mark Tolentino Law or website natin sa marktolentinolaw.com. I repeat po, marktolentinolaw.com. Pwede din po kayong tumawag sa landline po natin within Metro Manila, 209-6203. Or mobile number natin, pwede po kayong mag-text, tumawag, or sa Viber for free legal advice sa 0917-329-5353. Okay, maraming salamat, attorney. Thank you very much. Salamat po. Yes, at kami po yung mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Bien Dacles. Babalik din agad sa susunod na, kung Friday ngayon, Saturday. Oo. Pero kung gusto nyo namang balik-balikan every time, replay nyo lang. Team replay na lang. Punta na lang Facebook. Kayo sa aming Facebook page. Babalik pa rin ang inyong Legal Minds. Bye!